Hi guys, good morning. Nandito ako sa pinapagawang bahay. Bali, natapos na nila itong kwarto. Bali, itong pintuan na lang. Hindi nila natapos. And wala silang trabaho today kasi papahinga daw muna sila. Tapos, anong nangyari dito? Tatapyas. Tapos yung isa sa kanila makikipag-living ba. So, wala talaga silang trabaho ngayon. At saka ngayon, medyo okay na ako, guys. Bali, kahapon, pumunta kami ng hospital. Actually, may video ako kahapon eh. Hindi ko na lang i-upload kasi alam nyo yun, yung nagsi-self-pity ako. Kasi sa totoo lang yung sobrang sakit na nararamdaman ko, tapos di pumunta nga kami sa doktor. Pina-check up naman lahat, okay naman. Ano lang talaga siya, sobrang pagbubuhat ng mabigat. Bali, tinurukan ako ng painkiller. So, umokay naman yung pakiramdam ko. Ang lakas nga lang kasi, alam nyo yun, yung gusto ko lang nakahiga kahapon. Pero konting kilos-kilos ako kasi hindi ako pwedeng humiga ng medyo matagal, hindi ako pwedeng umupo ng medyo matagal, or tumayo ng matagal kasi nga sa operation ko nga yung dahilan kung bakit sumasakit. Hindi siya about sa kidney, guys. Okay ang kidney ko, walang problema ang kidney, mga internal organs ko, walang problema, okay lahat. Kahit yung sa blood test ko, okay. Yun nga lang, bumaba na naman ang red blood cells ko at saka hemoglobin ko. Tapos yung white blood cells ko, tumaas na naman. So, yun lang yung nakita naman kahapon sa test. So far, wala naman. Ano lang to, sa pagod, pagbubuhat ng mabigat, ganyan. And syempre, kahapon hindi ko maiwasan. Nagse-self-pity ako, umiiyak ako kahapon. Sabi ko, wala man lang kasi umaalalay sa amin. Uy, nag-start na palang magbulaklak yung ano, palay. May bunga na, oh. Kasi, yun nga, sabi ko, wala talagang umaalalay sa amin. Wala man lang tumutulong sa amin. O kahit man lang sana pagtulong-tulong sa, alam nyo yon. Kahit man lang sana yung paglalagay ng tubig sa mga bote, ilalagay sa ref, o pagluluto man lang sana ng merienda, ganun. Wala kasi talaga. Siyempre, kasama na dun yung namimiss ko ang mama ko kasi ang mama ko maalaga yun, lalo kapag may sakit ako. Minsan naisip ko, sana nandito yung magulang ko para may umalalay sa amin, lalo busy everyday, papagawa nga ng bahay. Hay, pero okay na ako. Malaking tulong yung painkiller na in-injection kahapon. Yun nga lang, ang sakit nung painkiller. Sakit sa puwet. Ang laki nung karayo. Laki lang karayo. Sana tuloy-tuloy. Yun nga lang. Sabi ng doktor, hinay-hinay ako, lalo sa pagbubuhat ng mabigat. Kaso nga, wala naman akong ibang inaasahan, diba? Alangan naman antayin ko pa si Asis, kagaya niya, maghuhugas ako ng pinggan, isang plangga ng pinggan, kaserola. Alam nyo yon, kasi kapag naghugas naman, kasi sasamsamin mo lahat, linis ng kusina. Hindi naman may iwasan, di ba? Alangan naman iiwanan ko yung hinugasan kong pinggan sa hugasan lang. No choice, ako yung magbubuhat. Ganyan. Pero yun nga, sabi ng doktor, hinay-hinay lang. Kaya nasobrahan. Nasobrahan sa kabubuhat ng mabibigat na ano. Lalo yung pag-igib-igib, ilalagay sa timba, buhat-buhat. Lalagay sa ref. Pero sana tuloy-tuloy yung paggaling ko. Okay-okay naman ako. Although may nararamdaman akong konting ano pa, pero may tablet na ibinigay para sa ano. Dito sa lower back, lalo kapag yumuyuko kang ganyan, yon sumasakit siya. Lalo kapag nayuko, or matagal na nakaupo, pagtayo ko, ayun, mararamdaman ko na yung kirot. Ganun. Pero salamat sa Diyos, kahit papano, bumuti-buting pakiramdam ko. And nandito ako kasi masarap ang hangin dito sa likod bahay. At saka
para ma-refresh yung utak ko. Kasi sa totoo lang guys, kapag ganito na may nararamdaman, grumpy ako. Kapag ganito na may masakit sa akin, grumpy talaga ako. Yung pasensya ko, hindi siya mahaba. Naririnig niyo yung tunog ng mga dahon? Ang sarap sa tenga. Sarap ng hangin. Oh, nakaka-refresh ng utak. Minsan ang sarap mag-isa. Yung wala kang naririnig kundi yung mga dahon-dahon lang na umaano sa hangin. Ay, may nabasa pala ako yung sana daw sliding door. Hindi maganda sliding door dito guys, lalo kapag ganitong mahangin, hindi papasok lahat yung ano hangin. Mas maganda pa rin yung ino-open siya na ganyan. Mas maganda pa rin ganun. Yun ang gusto ko, yung ino-open para pasok agad yung hangin sa loob. Dami kong daldal, no? Pero salamat sa mga concern guys. May mga iba nabasa ako message, may mga iba hindi ako nakakapagbasa. Pero salamat sa mga concern nyo na magpa-check up. Nagpa-check up na ako.